Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Edwin Siba Uzon na kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education Major in English. Ang tatalakayan ko sa araw na ito ay ang pangalawang paksa sa Chapter 3, Filipino sa Larangan ng Humanidades, ang larangan o disiplina na may kaugnayan sa humanidades. Pagkatapos ng araling ito, ang lahat na inaasahang matukoy ang walong larangan o disiplina na may kaugnayan sa humanidades. Pangalawa, mapalawak ang kaalaman tungkol sa mga paksang nauugnay sa araling pantao at makababasa ng mga akademikong sulatin sa larangan ng humanidades. Ito naman ang ilan sa mga termino na matatagpuan sa kabuuan ng talakayan. Una ay ang humanidades. Ito ay ang disiplina akademiko na nag-aaral sa mga kondisyong humano. Pangalawa ay ang panitikan. Ito ay nagpapahayag ng kaisipan, damdamin, karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. Pangatlo ay ang pilosopiya. Ito ay ang mapagkilatis na pag-aaral sa mga pinakamalalim na katanungan na maaaring itanong ng sangkatauhan. At ang panghuli ay ang kultura. Ito ay ang kabuuang kaisipan, kaugalian o tradisyon ng isang bayan. Bilang panimula, ang humanidades ay inilunsad upang bumuo ng mamamayang mahusay sa pagkikipag-ugnayan sa kapwa at maging makabuluhan at aktibong miyembro ng lipunan. Ang mga tao ay malamang na magtagumpay sa buhay kung mayroong connection at interaction sa kanilang kapwa, marunong makihalubilo at mangolekta ng mga ideya at estratehiya. Ang larangan ng humanidades ay nagbibigay ng kasanayan sa masining na paggamit ng wika ng karanasan sa pagtatasan ng opinyon ng mga tao ng kakayahang suriin hindi lamang ang mensahe na akda kundi ang nakapailalim nitong kahulugan. At ito ay hindi lamang kung ano ang sinasabi, kundi kung bakit ito sinasabi. Sa araling ito ay matatalakay natin ang mga larangan o disiplina na may kaugnayan sa humanidades at kung paano ito nakakaapekto sa lipunan. Ang unang larangan o disiplina ay ang wika. Ito ay ginagamit bilang wikang panturo. Nakapaloob dito ang wikang Filipino bilang isang larangan. Ang isang guro sa Filipino ay nagtataguyod ng pambansang wika upang ito ay mapayabong at mapangalagaan ang pagiging buhay nito. Ito ang wika nila sa pagtuturo upang mas madaling makasunod ang mga mag-aaral. At ginagamitan din nila ito ng iba't ibang mga sining upang magkaroon ng kaalaman ang bawat estudyante at mapayabong ang pagmamahal sa ating sariling wika. Ginagamit din ito sa mga pananaliksik, pagsulat ng iba't ibang sulatin, sa pagninegosyo, mga palabas sa telebisyon, patarastas at sa teknolohiya. Pangalawa naman ay ang panitikan. Ito ay isang uri ng pagpapahayag na ginagamitan ng imahinasyon sa anyo ng tuluyan o prosa na nagpapalawak sa kamalayan, pagpapahalaga sa sarili, sa kapwa at sa lipunan. Ito rin ay nakakonekta sa kultura sapagkat sa pamamagitan nito ay nakikilala ang panitikan ng isang lahi. Alam naman natin na mayaman ang Pilipinas sa kultura tulad na lamang ng sining, musika, sayaw, panitikan at palakasan. Mayroong mga nobela at dula na nagpapakita ng mga kaganapan sa lipunan o mga issue. Ang pangatlo naman ay ang kasaysayan. Ito ay ang mga impormasyong hinggil sa nakaraan at kung paano ito nakakaapekto sa mga tao sa kasalukuyan. Ang mga alaala ng mga tao sa buong daigdig at ang mga karanasan ay naipreserba at naitala ng mga manlalaysay at nailathala ito sa mga historical na libro at minsan ay nakikita ito sa mga museo o mga lungang bahay. Nalalaman din natin ang mga kaganapan noon sa pamamagitan ng mga asignaturang itinuturo sa paaralan tulad na lamang ng Araling Panlipunan at Readings in Philippine History. Ang pang-apat na larangan o disiplina na may kaugnayan sa humanidades ay ang filosofiya. Ito ay nagmula sa salitang Griego na philia at sophia na nangangahulugang pagmamahal at karunungan. At kapag pinagsama ay pagmamahal sa karunungan. Ito ay ang mapagkilatis na pag-aaral sa mga katanungang maaaring itanong ng sangkatauhan. Sa ngayon ay nabibigyan na ito ng pansin dahil mayroon ng mga asignatura sa paaralan tulad na lamang ng Introduction to Philosophy, Philosophy of a Person, at iba pa. Panglima ay ang pananampalataya. Ito ay ang ugaling taglay ng maraming individual, lalo na ng mga Pilipino dahil kilala tayo sa pagiging relihiyoso at marami tayong mga paniniwala at mga nakaugaliang gawain tulad na lamang ng Simbang Gabi, Simana Santa, mga prosesyon at marami pang iba. Ang bawat tao ay
may mga kalayaang siyasatin, alamin at unawain ang iba't ibang turo ng mga relihiyon na siyang nakakatulong sa kanila upang mapagtibay ang kanilang pananalig. Ang tanging magagawa natin ay ang magkaroon ng respeto sa bawat isa kung ano ang pinaniniwalaan namin ito. Pang-anim ay ang biswal na sining. Sakop nito ang malaking bahagi ng pananaw na kung saan kabilang dito ang pagguhit, pagpinta, kaligrapiya, paglililok, potograpiya, at arkitektura. Sa pagguhit, ang isang tao ay gumagamit ng iba't ibang instrumento upang makagawa ng mga linya. Sa ngayon ay marami ng mga kagamitan ang maaaring gamitin sa pagguhit upang mas maging maganda ang resulta ng ginawa mong sining. Ang pangpito ay ang sining na isinasagawa. Ang isang pagganap o pagtatanghal ay pangkalahatang binubuo ng isang kaganapan o palabas kung saan ang isang pangkat ng mga tao ay nagsisipagganap tulad ng pagsayaw, pag-awit at pag-arte. Ang pagtatanghal ay maaaring una ayon sa inihandang panitik, pangalawa, kusa at hindi pinaghahandaan o imprupto, pangatlo, maingat na pinaghahandaan at binalak maaaring mayroon o walang paglahok ng madla. Ang panghuli ay antropolohiya. Tumutukoy ito sa pag-aaral na pinagmulan ng iba't ibang lahi ng tao na kung saan ay may kinalaman ito sa kultura na kinabibilangan niya. Halimbawa ay may isang Pilipino na nakapangasawa ng isang Amerikano o dayuhan. Magkakaroon ng bagong espisye dahil galing sila sa magkaibang lahi. Sa agham panlipunan, pinaniniwalaan ang evolusyon ng tao ay nagsimula sa paglitaw ng Homo sapiens habang sa biblikal na pagpapaliwanag naman ay nilikha tayo ng Diyos. Ngunit sa pinakabagong agham tao, mayroon ng mga scientificong batayan o pagpapaliwanag kung saan talaga nanggaling ang mga tao. Ang pag-aaral ng humanidades ay isang napaka-epektibong paraan upang mahasa ang ating kaalaman tungkol sa mga araling pantao, araling hinggis sa sangkatauhan at pag-aaral ng pagiging tao. Dapat lang napahalagahan ang pag-aaral ng humanidades dahil nagbibigay ito ng malaking kontribusyon hindi lamang sa ating sariling pagkatao, ngunit pati na rin sa lipunan na kinabibilangan natin. Sa paaralan ay nararapat lamang maipagpatuloy ang pagtuturo nito sa mga mag-aaral upang magkaroon sila ng kamalayan tungkol sa mga makataong kilos. Ang bawat larangan o disiplina sa larangan ng humanidades ay nagkakaroon ng malaking ambag sa ating bansa sapagkat nabigyan nito ng kasagutan ang mga katanungan na may kaugnayan sa ating kultura, wika, paniniwala, kasaysayan, mga likhang sining at iba pa. Nagiging daan ang mga ito sa pagkakaisa ng bawat Pilipino sapagkat nagkakaroon sila ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang mga kaalaman sa iba't ibang larangan. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.